Yes, yes. Susunod dyan, hihigupin kung ano pa yung natira doon na oil kung natira doon sa loob ng mat kung nasa loob pa sa loob ng mat yung mas mahaba na pinag-usapan namin ay kung ano yung magiging livelihood dahil matagal pa siguro bago makapangisla ulit dahil yung dagat ay hindi pa maganda ang sitwasyon o hindi pa nakilin. Sabi namin, paano maka-livelihood. So, yan ang gagawin. Yan ang ngayon ang gagawin natin. Yung dole, may ginagawa, mga ng retraining. At yung DTI, kung ano eh, meron na silang mga tinuturo dito na MSME na pwede pa nilang magkantahin ng malakihin ang investment nila para sa small businesses. At tuloy-tuloy pa rin ang problema sa water supply. Yun, talaga tinutunan namin. Ang isang naisip namin na maaaring gawin para talaga mabilis na makabalik ang mga manging isda ay maghihingi tayo ng permiso sa ibang bayan sa kabila ng isla at hihingi tayo ng permiso para makapangisda yung mga tiga dito ay makapunta na doon nasa municipal waters na ng ibang bayan eh kaya kailangan ng permiso so yun. Actually, there are several, pero there are two problems. One, municipal waters na ng ibang bayan. Kaya kailangan magkaroon ng usapan tungkol dyan. Yan ang gagawin ngayon ni Secretary Benhor Abalos. Kausapin niyo na yung mga hindi pa makapangisda ay makapunta roon sa kanila. Yung iba naman na possible fishing grounds, malayo naman. Kaya't kailangan natin isipin na maghanap ng mas malaki na bangka para makalaot sila naman mas malayo-layo. So, business lang po muna yung mga pagsasaka natin. I'm sorry? Business lang. Ano? magsasaka muna sila. Okay. Yeah. Yes. Hello. Malaking problema dito yan si Mindoro, kayo ang pinakakulang. Yung inaasahan namin ay yung mga submarine cable. Kasi may mga area na malapit naman dito na may surplus. So pwede tayong kumuha doon. Pero ginagawa pa lang yung mga submarine cable. Paghahanap na tayo ng renewables, meron daw renewables na pwede ilagay dito. Siyempre yung solar, kahit saan sa Pilipinas, pwede naman natin gamitin. Yung wind power, pinag-aaralan nila, baka pwede rin dito. Para hindi na umaasa ang Mindoro sa ibang lugar para sa kanilang kuryente. Yan. Well, we have to get, kailangan malampasan muna natin itong problema sa oil spill. Ayusin na muna natin yan. Patuloy naman yung mga pabahay, patuloy naman yan eh. Hindi, basta't magkaroon ng MOU, ng LGU, at saka yung Department of Human Settlements, ay makakagawa tayo ng housing. Pero, ang priority talaga sa ngayon is the effects of the oil spill at ano yung gagawin ng ating mga isda na kasunod habang nag-aantay sila ng mga isda. Thank you. Hi. Sir, in March, we had an interview. You said you expect the cleanup to finish in 4 months. Is there a new deadline first with the cleanup and second and on how the government plans to deal with the ship contract? Oh, the that's the first second part first.
The ship contractor we are cooperating. At lahat naman ng ating hinihingi sa kanila ay sinasabi niya na they take responsibility for what happened nandito sa oil spill. So I think that will be maayos naman. Initially hindi tayo nakakasiguro kung ano ba talagang nangyari, but now that we know, as I said, the ship owners have taken responsibility for it and they will compensate yung ating mga tinamaan. And then yung deadline for the cleanup po? There's no deadline for the cleanup. I cannot make a deadline for the cleanup. If the wind changes, iba na naman yung timing. So it's useless for anybody to say the deadline is this day or that day. But there's really not much more that we can do in terms of controlling the oil spill. What we are now most concerned with is the cleanup in terms of the actual beaches and the actual oil that landed onto the shoreline. So yun ang patuloy na ginagawa. Yun ang naging cash for work for a while. But again, pabawas na ng pabawas yung lumalabas na langis. At pag nagawa na natin, naisara na natin lahat ng leak doon sa barko, at mahihigop na natin yung natira na langis doon sa loob, tapos na yung operation doon sa pag-control ng oil spill. Ngayon papunta na naman to sa babalik na naman tayo sa livelihood cleanup sa mga beach, sa mga shoreline. Pero ang critical ngayon, dahil walang hanap buhay pang tao, yun ang inuuna namin na magkaroon ng livelihood. So the oil spill, we are at the mercy of the weather. At the mercy, buti na nga nag-amihan na, but medyo yung inaalala natin na talagang papasok ay hindi naman masyado. Ngunit may tama pa rin, and there are many affected barangays, and that's what we are trying to do. We are trying to find alternative livelihoods for them until they can go back to their old fishing grounds. Okay. Thank you.